Mahigit 761,000 na pamilya ang ibinalik ng DSWD sa listahan ng Pantawid Pamilyang Filipino Program of 4Ps dahil hindi pa sila matatawag na non-poor. Ibig sabihin po niyan, tuloy na ang pamimigay ng cash grants sa kanila. Ang tanong ngayon, ng 700,000 na yon, maibibigay ba bago magpasko yung kanilang retroactive na benepisyo at magkano ito aabutin, more or less? Yes, Mama Rich, everybody. Good morning at mula po sa ating kalihim, Secretary Rex Chetilian. Good morning po sa ating mga kababayan na katutok sa inyong program. Asek, paano ba nasabing poor pa rin itong 4-piece, itong 700 plus thousand na tinanggal sa listahan pero ibinalik? Mm-hmm. Well, tandaan po natin, August po last year nang nilaunch natin yung listahan ng 3. Ito mm-hmm. po yung isa sa nag-identify doon sa ating mga poor at syempre, doon sa mga nag-improve yung buhay under the 4-piece program. So, nung una po, lumabas niyan, 1.4 million household po yung tinatawag nating non-poor. But then, ito po ay nabawasan po sa 1.1 million. But then, tandaan natin noon, may mga comments po noon, may mga criticism na, teka, paano nangyaring ganyan kalaki yung numero, gayong katatapos lang ng pandemic, supposedly sila po yung pag-graduate. Kaya po yung si former Secretary Erwin Turpo, and then pinagpatuloy ni Secretary Rex Gasalian, nagkaroon ng reassessment. But then, lumabas po sa reassessment, alos ganun pa rin yung i-exit sa programa kasi nag-utilize tayo ng the very same tool. So, pinag-utos po ang Secretary Rex Gasalian gamitin yung Social Welfare Development Indicator or SWDI. Ano po, ito po yung parang listahana natin with the heart kung saan sinetsek po natin yung ating mga kababayan kung nag-improve na yung pamumuhay beyond poverty threshold na. But then, tinitingnan natin kung sila ba'y susceptible sa other factors para sabihin na natin non-poor nga sila ngayon pero bukas mababagyo lang sila magkaroon lang ng kalumidin sa kanilang lugar, definitely bababa sila dun sa poor status. At dun nga po lumabas sa 1.1 million na natag natin nung una na non-poor, lumalabas sa 760 plus thousand dyan ano po, yung mananatili pa rin dun sa mahirap, ano po o dun sa ating mga kababayan na nasa survival, o yun yung level 1 level. And then subsistence, yung talagang nasa poverty line pa rin po. And then 330 plus thousand yan, ano po yung i-exit o gagraduate, sila po yung natag natin as non-poor o self-sufficient. So Asek, anong mangyayari dun sa mga, kasi pag may gumraduate, di ba, may ipapalit yung mga talagang poor pa rin. Anong mangyayari dun sa mga ipapalit sana ngayong ibinelect yung 700,000 plus? Well, aminin na lang po natin, lumiit po yung spasyo na available for them. Mm-hmm. But then, siyempre, ito po yung atas natin ng ating Pangulo at ng ating Kalihim Secretary Rex Gasalian din na talaga to make sure na yung maaalis yung karamang dapat din naman kasi unfair din naman po sa kanila na poor pa sila, maaalis sila sa programa. So, yung bati pong nasa mga waitlisted na po, well, sila po yung inaangahan natin mag-o-occupy doon sa nalalabing 330 plus thousand na magiging available slot. But then, ang gagawin po kasi natin ngayon, since yung ating pong SWDI, yung ginamit nating indicator to identify who will exit and who will remain in the program, gagawin po natin ito taon-taon. Ano po, ito po ay aprobado rin ng NETA, sinasabing very effective yung tool natin ng SWDI to assess the preparedness of a certain beneficiary of the 4-piece program kung kaya na nilang mag-exit sa program. So taon-taon po, we can expect na may graduate din. And taon-taon, we're expecting na may mga new members din po ng 4-piece program yung papasok. Oo. Asek, ang tanong ngayon, ng 700,000 na yon, maibibigay ba bago magpasko yung kanilang retroactive na benepisyo at magkano ito aabutin, more or less? Well, tama po yung Sirvan, ano, sa ating mga 4-piece beneficiaries. As we speak, we continue to process po yung retroactive payment, ano po, as long as pumapasok yung data, ano po. Well, alam po yun ang ating mga 4-piece beneficiaries na may mga compliance. At yung mga compliance na yan, yan yung trigger mechanism for us to pay out. Alam po nila na yung tuna, napapapasok yung bata ng ayos, na-attend ng mga public family development seminars. As soon as kompleto po, we process po yung ating po mga payouts. And then, tama po yun, yung po yung utos sa atin ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., sa isang meeting nga po namin with Secretary Rex Gasalian, talagang ating Pangulo, ay narinig natin kausap ng ating kanihim. At tinasabing kailangan na mapabot sa ating mga kababayan yung mga benepisyo nila nang sa ganun meri naman yung Christmas. Yet, kami po, we announced na magiging masaya yung Pasko ng mga ating mga retained
na four-piece beneficiary. At yan po, ano, ay sisiguraduhin namin matutupad under the leadership. Aba, malaki-laki ito kung ilang buwan din, ASEC, no? Oh. How many months worth ito? Yes, opo. Bali, nag-a-average po tayo, diba, nang sabihin na natin, nasa 5,000 pesos po. Kasi ang unahin po natin yung health at rice assistance. So, nasa 5,000 plus yan. Ngayon po, ano, kasi kasama rin po tayo doon sa ibang mga chat group, mga 4-5 beneficiaries, may mga nagsasabi, natatanggap nila. But then, siyempre, alam naman natin yung iba, baka nga medyo mahuli-huli ng konti. Pero, matatapos, hindi po matatapos ng December, kailangan po matapos siya ng DSWP na ibigay po sa kanila. Yan po ang aming commitment. Alright.